Good morning, guys! Kain tayo! Ayan, guys, oh. Meron akong pansit. Ayan, guys. Nagluto ako ng pansit kagabi. Yun yung dinner namin ng asawa ko. Saka meron akong puto! Ayan, saka coffee. Yung puto, guys. Galing yun sa Filipina, guys, na na-meet ko dito kay Ate Mayan. Ate Mayan, thank you so much sa puto, sa ibang mga pagkain na binigay mo. Grabe, sobrang dami. Grabe talaga, bait-bait niyo. So yun, guys, nakakain na ako ng ano, nakakain ako ng puto dito sa Sweden. O, diba? May kakilala akong mga ano, mga Pinay dito, unti lang naman. Ganun pa bait nila, guys. Grabe. Binigyan nila ako, guys, ng mga pagkain. Ang dami-dami nilang binigay. Nagulat yung asawa ko. Nay, nag-chat sa akin, guys, na Pinay, na ano daw, magkita daw kami kasi bibigyan nila ako ng ano, may ibibigay daw sila. Ala! Grabe, ang dami nilang binigay sa akin. Merong mga, ano, mga fish. Tapos, mga karne. Mga, ano, mga frozen foods. Yung mga longganisa, ganyan. Tapos yung meat na ready to, ano na, ready to cook na or grill. Alo, grabe! Tapos may mga tinapay, may mga chicheria, may mga cup noodles, mga pansit, ganyan. Alo, dami-dami nilang binigay sa akin. Grabe talaga. Tapos mayroong pang bigas. Grabe. May ayuda din dito sa Sweden, guys. Ayun, guys, sobrang ano, sobrang bait nila. Grabe talaga. Ayan, Ate Mayan and Sis Leds. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong mga pagkain sa amin. Ayuda. Oh, ang bait-bait nila, guys. Parang willing na willing silang tumulong sa mga ano, sa mga Pinay dito. Grabe. Sobrang ano, sobrang nakaka-touch. Thank you so much, Ate Mayan and Sis Leds. So, ayan, guys, binigyan nila kami ng ano, ng isda. Ayan. Tapos mayroong chicken feet. Tapos mayroong karne. Wow, may longganisa pa. Wala, grabe. Ang dami-daming binigay ni ano, ni Sis Leds. It's a barbecue meat already marinated. Wow! Peanuts and fruits. Wow, grabe! Ang dami-dami naman! May coconut milk. May marshmallow. Wala, may tinapay. Tapos mayroon yung daming ano, pansit. May chicheria pa. Wala, grabe si ano. Pati may bigas pa. Ano, ang dami-daming binigay ni, ano, ni Sis Leds. Oh my gosh. Sis Leds, thank you so much. Hala, grabe, ang dami, sis. Kaya naman. Ayan, guys, maliban sa ano, sa mga pagkain, nagbigay din si ate ng mga bulaklak. Ayan, guys, tuwang-tuwa ako sa mga bulaklak. Ang hirap dito, guys, maghalaman. Lalo na nakatira lang kami sa ano, sa apartment. So, ang hirap hindi ka pwedeng magtanim sa labas. At saka pag sa labas, saglit lang siya kasi ilang months lang. Tapos pag nag winter na naman, wala. Tulog na naman yung mga halaman. So, dito lang sa loob ng bahay, guys. Tapos, aayusin ko din to. Ito yung mga bigay ni ate. Ayan, guys. Binigyan ako ni ate nito. O, dalawa. Uy, sobrang bait ni ate Mayan. Tapos, ito. Ilalagay ko siya sa, ano, sa flower pot. Ayan. Tapos, binigyan din niya ako, guys, ng, ano, ng lupa. Ayan. Binili niya. Tapos, ano, binigyan niya ako. Yeah, namumblema pa naman ako kukuha ng ano, ng lupa. Kasi pag hindi ako nakauwi dun kay Labianan, hindi ko alam saan nakukuha ng lupa na pang ano, panglagay ko sa pot. Kasi meron akong mga ano dito, rose.
Ayan. Maliit lang yung ano nito. Itong, tawag nito, itong flower pot. Ay! Natinig ako. Ayan o, maliit lang siya. Kaya kailangan kong ilipat sa malaki. Kasi parang ayaw nila lumaki. Ayan. Kaya ano, pinabili ko yung asawa ko ng ano, ng flower pot. Ay nako, pasaway talaga asawa ko. Sabi ko, tatlo lang. Kasi ano, meron namang mga lagayan. Yung kailangan ko lang yung may ganito o. Ayan. Tapos medyo malaki. So, ito. Okay na sana itong ito lang. Galing siyang trabaho, pinabili ko siya. Tapos, sabi ko tatlo lang. Sabi ko nga dalawa lang eh. Tatlo. Sabi ko sige tatlo pang ano, mayroong isang extra. Haba, tingnan nyo naman yung binili guys. Tatlong tigtatatlo. Tatlong klase na tigtatatlo. Kasi hindi daw niya alam kung ano yung gusto ko. Diba, kaloka. Ayan guys, excited na akong mag-ayos. Ilipat ko lang siya sa malaking pot. Hinati ko yung ano, yung isa. Tigdadalawa na lang sila. Pangit ba guys mag-alaga ng ano? Ng rose? Parang may nabasa akong pangit mag-alaga ng rose kasi matinik. Pero nakukutan kasi ako sa mga bulaklak. Gusto ko yung may bulaklak siya. Ito guys, siling ano to, siling labuyo. Yan, nanilaw na yung dahon. Siguro kasi ang liit ng ano na yan, ng pot, kaya hindi siya nakagalaw masyado. So, yan, nilipat ko na siya sa malaki. Sana, ay, maging okay na siya. Tapos, meron pang maliliit. Yan. Ayan guys, ready na yung mga bulaklak. Natapos ko na siyang i-repot. Yan. So, hahanapan ko na lang siya ng pwesto kung saan ko siya ilalagay. Ang hirap guys, no, pag dito lang sa loob ng bahay. Limited space. Limited din yung ano, pagtatanim. Ayan. Ayan, I love roses. Ang ganda. So, ayan. Ate Mayanne, thank you so much sa ano, sa bulaklak at sa ano, sa tawag dito? Sa lupa. Meron pang natira. So, maybe magagamit ko rin siya sa susunod. So, ayan o. Ang dami pa. Tapos alam yan, sabi ni Ate Mayanne, bibigyan niya ako isang sako. Binili niya, madami siyang ano, siguro mga tatlong sako. Tapos sabi niya, isang sako daw ibigay niya. Sabi ko, sako naman ilalagay yun. Kasi unti lang naman yung ano, yung tanim ko. At saka dito lang sa loob ng house. So, sobrang unti lang talaga. Ayan guys, nagalat ako ng lupa sa carpet. Lagot. Ako lang din naman maglilinis niya. So, ayan guys, thank you so much for watching. So, ayan, Ate Mayanne and Sis Leds, thank you ulit sa mga ayuda niyo. Thank you so much. God bless you.